Ang House Bill 4435 or Single-Use Plastic ay isinusulong ngayon ng TGP party list na maipasa sa Kongreso dahil sa malaking bilang ngayon ng mga plastic sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Representative Jose Bong Teves Jr. ng nasabing party list na maisabatas na ang bill na ito. Sa gawa ko na naman ng batas na House Bill 4435, bawalin ang single-use plastic. Why? Ang Pilipinas number 3 na sa sa polluted na country sa buong mundo. Talo pa natin ang China. Ang nangyayari, yung mga plastic manufacturer, produce lang sila ng produce ng mga plastic bags, pero after that, sino ang bibili? Ngayon, ang hindi naiintindihan masyado siguro ng mga kasamahan natin, dalawang bag klase yan. Plastic pelletizer and plastic manufacturer. Yung bumibili ng mga plastic, used plastic, para i-recycled, yung tinatawag na plastic pelletizer, yung nagpipilits. And then after that, i-deliver yan sa factory ng plastic, and then gagawin ng factory ng plastic, monoblock, table chairs, whatever. Kung anong finished product na magagawa nila. Ayon sa kanya, pumalo na ang Pilipinas sa 3rd pwesto na pinaka-polluted na bansa sa buong mundo. Isa ang plastic umano sa malaking factor ng pollution sa bansa. Yes, kasi nagpo-produce sila, tapos hahanap sila ng raw materials sila na mas mura galing sa ibang bansa at mas maganda pa. Paano yung mga pig-produce nila na binibili ng plastic pelletizer? Kaya sa totoo lang, ang dami-daming plastic pelletizer ang nagsara. Ganon din ang mangyayari sa karton natin ngayon. Napansin ng gobyerno na dumadami yung plastic na nagkalat sa kalsada dahil nga yung mismong producer nila na nagpo-produce ng mga plastic, manufacturer ng plastic, hindi lahat binibili. Gawa lang sila ng gawa, tapos after that naisip nila landfill. Ganon din ang mangyayari sa paper. If hindi natin ito nabantayan, nahayaan lang natin mag-import ng paper o cropboard ang manufacturer, the same ang magiging history nito. The same ng polystyrene or styro. Ang styro, buti na lang binana natin paunti-unti. Pero dapat totally na yan. Kasi nga, wala naman, hindi naman na-recycle ang styro o polystyrene. Kaya dapat, ano pang saysay, ba't kailangan pa natin bumili at gumamit ng mga hindi naman pwedeng i-recycled? Kaya, di ba mabubuo lang yan? Pangalawa, kawawa ang LGU. Panawagan ni Teves sa mga manufacturer na i-recycle o gamitin muli ang sariling gawa nilang plastic upang mabawasan ang plastic sa bansa. Hirit naman ang mga manufacturer, mas maganda umano ang plastic sa ibang bansa dahil virgin pa umano ito at mas magandang klaseng produkto ang magagawa nila. The problem is, doon sa committee hearing, sinabihan ko yung plastic manufacturer, mas gusto nyong bumili ng imported na plastic pellets kaysa yung plastic pellets na lokal na mismo kayo ang nag-produce nung finished product na yon na ginagawang plastic. Dahil ang sabi nyo, mas maganda ito dahil virgin pellets ito. Dapat magkaroon kayo ng responsibilidad sa inyong ginagawa. Yun ang nawawala sa atin eh. Yung responsibilidad ng bawat isang manufacturer na para ano ba ang responsibilidad nila sa gobyerno natin at sa tao. Kaya dapat niyan maayos. Para na sa ganon, mawala ang basura sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Representative Teves, hindi umano napapansin ang local plastic dahil mas tinatangkilik ang imported plastics na dinadala sa bansa.
mungkain ni Teves, kailangan lamang umanong maging resourceful sa paggamit at pagproduce ng plastic sapagkat nakasalalay umano dito ang kalagayan ng kalikasan. Eden Florarita, Beach TV News, Philippines.